guys. Magandang umaga sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, usap racket lang po tayo or negosyo or side racket. So, nagtatrabaho ba kayo pero at the end of the month parang kulang pa rin yung sinasahod nyo, pambayad sa mga bills and yung mga necessities nyo. Ito, turuan ko lang kayo ng konting pwede nyo bang gawin para kumita lang ng extra money. Kung tutulisan, bayan lang naman po ito. Pero kung matyaga kayo, masipag kayo, pag naipon din naman po yun, or nakachiyan po kayo ng malakihang kuha ba, so maganda rin naman po actually ang kita. So, tulad ng ginagawa ko po dito, nakita nyo, meron po ako ditong hydraulic cylinder. Binabaklas ko po to. So, ang ginagawa ko po actually is scrapping. Scrapping. Ibig sabihin, namamasura ako. Pakaisipin nyo, namamasura. Nasa Japan ako, pero namamasura ako. Bakit? Hikahos na ba? Taghirap? Hindi po sa ganun. Medyo iniiba ko lang yung way of thinking ko kasi nga may pamilya ko, meron ako sariling bahay dito, and mahal ang cost of living dito ba sa Japan. So, kailangan ko mag-isip ng ibang ways para kumita ng pera. So, again, meron akong gardening na ginagawa ko. Hindi po lahat ng tanim ko ay naibibenta ko. Pero, meron po ako mga tanim na napapakinabangan ko. Pag namunga po sila ng marami, binibenta ko. Katulad ng sayote, patola, upo. Kung napanood nyo po yung video na pinakita ko kung paano ako mag-dispose ng sayote, ganun din po yung mga upo, patola, at iba pang gulay na nire-request nila sa akin. And balik tayo sa point ko. Scrapping. Ito po para doon sa mga hindi mahihiyain na pag nakita ng mga kaibigan o kakilala na nadudumihan kayo, inahihiya na kayo. Hindi po para sa inyo to. Ito po para sa mga gusto pong kumita ng extra income. So, scrapping, marami po actually pamamaraan ng scrapping dito po sa lugar ko sa Japan. Pero ito, pwede nyo po rin gawin kahit nasaan man po kayo. Sa Japan, Amerika, saan man bansa o kahit sa Pinas. Kailangan lang po dito, patigasan ng loob, tiyaga, at syempre, dedikasyon. Kasi medyo una, madumi, time consuming, and actually minsan kailangan nyo rin maglabas ng pera kasi nga tulad ko ako may sasakyan ako, minsan kailangan kong lumabas para maghanap ng mga basura na bibilihin. So my point is hindi naman actually palagi na puro kabig dito, minsan mayroon ding kailangan nyo maglabas po ba ng pera kasi nga hindi naman patuloy na lagi na lang mayroon lalapit sa inyo. Pero meron po kasi actually ilang ways para makakuha po kayo ng scrap dito sa Japan. Una, mag-iikot kayo. Dala kayong sasakyan, maliit na truck. Meron kayong pe-play na tape. May speaker doon naka-set up. Pe-play nyo lang yung tape. Nagsasabi doon na lumimili kayo ng basura. So yun. Ang kagandahan doon kasi yung mga tao na walang time para i-dispose yung basura nila or dalhin yung basura nila sa tamang lugar. Kasi dito, pag nagtapon po kayo ng basura, actually may bayad po. Lalo na yung mga rep, bisikleta, o yung mga ganyang compressors, kailangan nyo magbayad pag kayo po nagtapon. So, pag mayroong umiikot, minsan na tao, yung nga sinasabi ko na may dalang truck, then may speaker, nagpe-play sila ng sounds or audio, nagsasabi na namimili sila ng mga basura,
ibang klase na po yun. Doon po nila binibenta. So, nagbabayad po sila para kunin yung basura nila. Mas, minsan mas mahal kesa doon sa dadalhin mo. Pero, actually, kung iisipin mo, yung oras mo, magpapagas ka pa, then yung manual labor mo para dalhin yung basura mo, okay na rin po yun. Kesa yung ikaw pa po mag-dispose na sarili mong basura. Bibenta mo na lang doon sa, babayaran mo na lang yung nag-iikot para kunin yung basura mo. Yung isa. Meron naman po isa din na ganun din, nag-iikot din po, pero walang bayad. Kaya nga lang, limited po ang kinukuha nila. Meron silang certain na basura na hindi po kinukuha tulad ng rep, TV. Kasi pag binaklas nyo po yun or dinispose nyo, hindi nyo pwedeng basta dalhin sa isang scrapyard. Meron pong designated na lugar para dalhin nyo yun. And hindi nyo pwedeng baklasin basta sa bahay nyo, pati yung mga aircon, kasi yung sa prion nga, yung gas, hindi pwedeng, bawal po dito yung magbabaklas kayo sarili sa bahay, pero minsan ginagawa ko pag ilang piraso lang. Yung pangalawa. Pangatlo, kung nagtatrabaho kayo sa isang company tulad ko. So yung company, minsan meron yung mga scrap tulad nito. And I think meron akong ilang video na or videos na pinakita ko na nakakukuha ko ng scrap mula sa company. Tulad nyan, tinapon na po yan pero napagana ko. So pwede ko ibenta yung as is na scrap, hindi gumagana. Or tulad ng ginawa ko, inayos ko, then ibibenta ko. Or babaklasin ko, isa-separate ko kasi may iba po. Kasi meron po tayong iba-ibang makukuha dyan na metal. Meron po tayong makukuha na sa wire, yung dough or yung copper, tapos meron pong bakal, yung sa motor naman po, may aluminum, may mga wires din po doon, mga copper din po ba. And may mga tanso rin. So, may ilang klase po tayo makukuha dyan. Yan po ay kung may oras kayo para magpaklas. Kung wala naman, again, pwede nyo ibenta siya. As is, mabibenta nyo alam siya mura. Pero kung magte-take naman po kayo ng time or meron kayo ba sa day off nyo, mag-ipon po kayo ng mga ganyan, then nung tinitin nyo pong babaklasin, pag naipon po sila, doon nyo po ibibenta yung bakal, aluminum sa aluminum, stainless sa stainless, ganun pagsasama-samahin nyo. So tulad ng ginagawa ko dito, nag-scrap po ako dito, pero kailangan nyo po doon space. Ako, fortunately, meron po akong kapirasong space dito, nagagawa ko po yon. Pero kung wala kayong space, medyo mahirap po yung para sa inyo. Isa pa po, yung ganun din sa company din, minsan magdi-dispose sila ng mga basura, pwede nyo bilhin yon. Kung ibebenta ng company, kasi mga hindi na nila kailangan yung mga itatapon nila. It's either working na mga gamit yon or hindi, mga sirana. Pwede nyo pong bilhin yon. Kung kayo lang ang nakakita ng basura, pwede kayong pumunta doon sa opisina, sabihin nyo, gusto nyo bilhin yon. Mag-give lang kayo ng gusto nyo price para bilhin yon. And pag nagusto ng company, bibigyan nila sa inyo yon. O kaya kung minsan naman binibigay lang din nila ng libre, kasi nga, kung gusto nilang i-clear lang yon dahil nakatambak lang, makakasyan po kayo na. Tulad ng nangyayari sa akin na pag meron silang gustong i-dispose na madalian, sinasabi nila sa akin. Kasi una-una, doon ako nagtatrabaho, sabihin nilang na, oh, itong mga ito, hindi na namin kailangan, pwede mo bang kunin? Hindi nila sinasabi na directly na, kunin mo. Tinatanong nila ako kasi, mauobliga naman ako pag biglang sinabi nila, kunin mo to. Tapos mga basura na doon, di ba? Tatanungin nila ako, pwede ko bang kunin yon? Alin ba mga pwede kong kunin? So, mamimili ako, papakita nila sa akin yung mga hindi nila kailangan at mamimili ako kung ano gusto ko. So, dito actually marami na po akong kuha. So, kung makikita nyo po dyan sa baba, marami na po akong mga motors dyan na nabaklas. So ito po, kung makikita niyo po sa baba, may mga nabaklas na po ko dyan.
yung mga motor, yung pa po iba. And ito po isa actually, hoist, electric hoist. So ito kasama rin po sa basura. Actually, titingnan nyo po maigi, brand nyo po yan. So hindi ko alam kung sino nag-operate nyan. And naipit yung wire dito. So hindi nila mapagana. So ako actually, ito rin kasi minsan may sensor yun na pag hindi fully nakababa yan, hindi gagana. And napansin ko yung wire naka loose dito sa loob and naipit. So ayaw gumana kahit i-operate mo, saksak mo sa kuryente. So ito po, naayos ko na po to, hinila ko yung wire, nilabas ko lahat. So napagana ko na po ulit. So ayan, meron na po akong free na brand new na electric hoist. Dapat bibili kasi ako nito eh. Lalagay ko sa labas pag nag kakarga ko ng mga ginagawa ko na malalaki yung smoker. So mahirap pag bubuhati mo mano-mano, lalo't mag-isa ka lang. So ayan, kung makikita nyo yung mga grinders, mga tinatapon na grinder, inupulot ko, inaayos ko. Pag hindi na maayos, ini-scrap ko. Ayan po po, ibang mga motor. Ayan po, shelf sa lansana na bakal. May mixer din doon, tinapon. Ayan po po, marami po po. Pero, again, kung willing lang kayo, medyo madumi lang at matrabaho. Ayan po, malaki pong exhaust pan or blower. Nagana po yan, 220. Tinapon na rin po. And, ayan po. So, binabaklas ko siya. Pag marami na, dinadala ko sa scrapyard. Binibenta ko. So, yun po ang ibig ko sabihin. So, yun. Again, meron pong ilang ways sa or pamamaraan para mangolekta po ng mga scrap dito sa Japan. And ako, ang ginagawa ko, minsan nag-iikot ako. Pag nag-iikot naman ako, more on sa mga motor. Tapos yung mga malalaki na equipments po ba, heavy equipments na ginagamit sa talyer. Pag may nakita ako, tumitigil ako, tapos tinatanong ko kung binibenta or hindi na kailangan. Pero una, actually, ang hinahanap ko is yung mga maraming basura, mga lumang bahay. Tapos, alam ba yung mga truck or mga heavy equipment na naka-junk lang doon. Na ito mo matagal na hindi na gumagalaw, hindi na ginagamit. Pwede mo itanong yun. Minsan kasi dinidispose nila yon at babayaran ka pa nila para kunin mo yon. So, siyempo pagka ganun kasi, kukuha mo siya ng libre, tapos mapepera mo pa siya pag binenta mo. So, doble na po yun. Meron naman po, pag ayaw nilang ipamigay ng libre, pwede nyo pong, pwede po kayo magbigay ng, pwede nyo pong tanungin sila kung magkano nila ibebenta. Or, tanungin nyo, papayag ba kayo kung babayaran nyo sila sa ganung halaga, bibigyan nila yung mga gamit na yun. Pwede rin po yun. And meron pa rin po ako isang ginagawa, yung naglilinis po ako ng mga bahay minsan. May mga kakilala ko, magpapalinis. Meron yung mga matagal nang walang nakatirang bahay. Marami kasi nandito, tulad itong bahay ko, matagal na po walang nakatira dito. Nabili ko ng as is. So bulok siya, madumi, maraming basura. Ako na lang po naglinis. Ako nag-dispose ng basura. So meron mga ganun na, ano ba, yung mga developer na kailangang ayusin yung bahay bago ibenta or i-demolish yung bahay. Bago i-demolish yun, bago kasi tanggapin yun ng mga kaytaya o yung mga company na nagbabaklas ng bahay, kailangan muna linisin yung loob nun. So, minsan ginagawa ko yun. Ako yung pupunta doon, lilinisin ko lahat ng basura. Alisin ko, babayaran nila ako. So, sa time naman na yun, kung ano mapapakinabangan ko, hinihiwalay ko, tinatabi ko, inuwi ko sa bahay. Yung mga kailangan ko ng
yung mga hindi ko naman mapapakinabangan, mga drawer, dresser, mga kahoy na nabubulok na or sira-sira na, dadalhin ko yun sa tapunan ng basura. So, magbabayad ako doon. Pero again, yung gagastusin ko para ibayad ko doon sa tapunan ng basura, kasama na po yun sa ibabayad sa akin. So, hindi po ako masasaktan doon. And, kung meron naman ako makikita ng mga pakinabangan, halimbawa mga washing machines, electric pan, may bisikleta, kung may motor, tiyempo ko, aluminum na rim, or kahit bakal, bebenta ko po yun. O kung ano mga tools na nandun sa loob ng bahay, kung meron silang shed, at marami silang mga gamit doon, pwede ko pong kunin yun. Again, babayaran po ako ng kumuha sa akin para po i-dispose yun. So, pwede ko pong kunin lahat yun. Iuwi ko. Ako na po ang bahala mag-dispose doon. Wala na po silang pakilam doon. Basta, babayaran lang nila ako para tanggalin ko lahat ng mga basura doon bago pumasok yung kaytaya or magbabaklas ng bahay. So again, doble kita na po din doon. Binayaran na kayo para maglinis. Meron pa po kayo nakuha ng mga gamit na mapapakinabangan nyo at may bebenta nyo. So yun, actually dami na nang nasabi ko, diba? And again, kung meron kayo nakita ng mga gamit na tingin nyo maayos, diba, mga heaters, bisikleta, motor, electric pan na maayos, minsan kasi makakachin po kayo, brand nyo pa eh. Kabibili lang, or nakakahon pa, hindi na gamit, nakakachin po kayo nun, kahit mga power tools. Ako, ilang beses na ako nakakuha ng mga power tools na bago. Ano ba ito? Circular saw, electric drill, ang dami ko nakakuha ng power tools actually doon sa shop nyo. Ang dami na nakatambak doon. Meron na rin ako yung ginagamit sa pag-thread ng mga pipes, yung ginagamit ng mga tubero sa naglilinya ng tubig. Pag meron kayong mga ginagamit, meron silang mga ginagamit na pipes tapos lalagyan ng pan-thread o lalagyan ng thread, meron po ako noon. Nakuha ko rin po sa paglilinis po ng bahay. And again, yung mga gamit naman, pag nakuha nyo again ng mga bago, dahil ako, kung saan na rin po akong company galing, marami po akong kilala. Marami rin po akong kilala ng mga kaytaya, yung mga company na nagbabaklas ng bahay or yung mga sa company na napuntahan ko, napasokan ko na alam kong kakailanganin yung mga ganung gamit, may message ako sa kanila or pinapost ko sa Facebook, sino may kailangan, kailangan mo ba ng ganito, meron ako nito. Minsan naman, nagme-message sila sa akin, nagpapahanap ng ganito. So ako naman, nag-iikot ako sa mga scrapan, tumitingin ako ng ganon. Pipilitin ko, pag nakakita ako, pipilitin ko mabili ng mura yun. Tapos ipapasa ko naman sa kanila na siyempre may kita. Kasi naghanap ako, gumamit ako ng gas. And kailangan makompensate ako dun sa kinagawa ko. So wala namang problema sa kanila yun. Kasi alam nila, business ko rin yun. So, ayun, yun po yung mga ilang ways para kumita po ng extra pag nandito po sa Japan or sa mambansa na naroon kayo. Kung gusto nyo lang kumita. Again, hindi po to para sa lahat. Hindi po to para sa matikuloso. At hindi rin po ito pwede sa mahihiyain. Sabihin na natin, directionin natin para po sa makakapal ang mukha at mahal ang pamilya nila. Kasi hindi nyo kailangang pakinggan, tingnan o isipin ang anumang iniisip ng ibang tao tungkol sa ginagawa nyo. Either madumi man to o hindi, kung ito po ay makakatulong para sa pamilya nyo, gawin nyo. Iba na po buhay ngayon, hindi na po kailangan yung pagwapuhan o pagandahan. Pagpamilyado na po tayo, kailangan natin gumawa ng mga bagay para matulungan natin ang pamilya natin. And again, sa mga gamit naman, actually pwede nyo po rin silang i-dispose again as is. Kung wala po kayong una, storage tulad ko, time na para magbaklas o mag-separate, mag-segregate ng mga pinagbaklasan nyo, pwede nyo po silang i-dispose as is. Pero again, minsan hindi naman ganun din kalayo ng presyuhan. Mas makaka, for me, mas kumikita ako pag nagbabaklas ako kasi ang dami ako nakukuha na ilang parts.
or materials pag binaklas ko kasi. Hindi yung iba napapakinabangan ko pa. So, nasa sa inyo na yun kung ano gusto yung gawin. And again, kung may space kayo, mas maganda, stock nyo. Kasi dito, tulad dito sa akin sa Japan, ang price ng mga bakal, aluminum, or whatever na binibenta ko, nagbabago po yan araw-araw. So, pwede nyo po silang stock kung meron kayo again storage. Then, pwede kayo tumawag dun sa scrapyard. Tanong nyo kung magkano presyo ng ganito ngayon. At pag mamura pa, hold nyo muna. Pag tumaas, doon nyo dispose. Usually, December, tumataas po ang presyo ng mga bentahan dito. So, ako usually nag-i-stock ako, then December ako nagbebenta. So, pwede ko pong ipunin yung mga gamit ko. And pagdating ng December, doon ako nag-dispose. Dahil nga, again, meron po akong pwesto at pwede ko silang itambak ng matagalan. So, yun, simpleng pamamaraan lang para magkaroon kayo ng extra na income. Again, kung nasa ibang bansa kayo o dyan man sa atin, simpleng diskarte lang po. It's either gardening, paggagawa sa bahay, paggagawa ng motor, sasakyan, or ito, pagbabasura. Marami po actually paraan para kumita ng konting pera. Kailangan lang po natin ng lakasan lang ng loob and huwag mahiya na gawin yun kasi nga lalo na sa ginagawa ko madumi. And isipin na ba, namamasura. Ang baba ng tingin ng iba. Pero actually hindi po ganun. Dahil yung mga basura na kinukuha ko, pag nabenta ko na po yan, mas mapapakinabangan ko po yan kaysa isipin ko yung mga inisip sa akin ng mga negatibong tao. Di po ba? So, yun. Nasa sa inyo naman po yun. Ito po, nagbinahagi ko lang po sa inyo ang ilang pamamaraan para magkaroon lang ng extra income. So, again, sana po nagustuhan niyo po simpleng binahagi ko sa inyo. And kung makakuha niyo naman po, pakilike naman po ang video na to. At yung pang-ibang videos ko. Share sa mga kaibigan niyo and subscribe na rin po sa channel ko. Laking tulong po yung para sa akin. So, ingat po tayo lahat palagi.